Hello at magandang hapon po sa inyong lahat ulit. Ito ang inyong PhilHealth FB Live. Ako po ay si Shirley Domingo, Dr. Shirley Domingo, ang Vice President and Corporate Affairs Group. So magandang hapon, magandang umaga sa ibang nasa ibang bansa, magandang gabi, at magandang noon. Tanghali. Magandang tanghali. Magandang araw po sa lahat po ng mga miyembro ng PhilHealth, all 108 million members of PhilHealth. Wow, magandang araw po sa inyo, nandito man kayo sa Pilipinas o nasa iba't ibang panig ng mundo. Kami po ay bumabati sa inyo. Doc Gigi, magandang araw yes, po sa inyo. Yes, Gigi ang taon nyo. Doc Gigi, yung po ang aming term of endearment kay Doc Gigi. At gaya nga ngayong araw ay naipangako po namin na kami ay muling e-ere. Meron po tayong mahalagang pag-uusapan, no? Yes, dahil, napakahalaga dito dahil ito ang ating work for towards itong succeeding years. Lahat ng trabaho natin ay papunta dito. Yes, kaya dapat maintindihan ng ating mga kasamahan dyan na nanonood. Tama, kasi alam nyo po, kahit sa social media accounts natin, no po, marami talagang nagtatanong pa rin, no, kung ano ba itong universal healthcare, yes, no po, yes. Paano ba ito papaguhin ng health sector, no, ng yes, Pilipinas. Oh. And what's in it for me, no, bilang mga miyembro, syempre tinatanong natin, paano ko ba mararamdaman, paano ko makikita, no, kung ano yung mga changes na pagdating sa kalusugan. Ray, alam mo, hindi lang yung mga members natin ang nagtatanong. Actually, yung mga ibang agencies, yung mga providers, yung mga pharmaceuticals, yung mga hospitals, yung mga societies of doctors, lahat sila nagtatanong kung ano itong UHC at kung paano sila makatulong sa pag-achieve itong universal healthcare. Kasi marami na akong in-attend na orientation eh. Okay. Kasi gusto talaga nila malaman ang UHC. So sundan nyo po ang magiging talakayan natin ngayong araw dahil pag-uusapan natin yung universal healthcare. Doc G, siguro backgrounder na yes, muna. Okay, no? Okay. Kasi syempre, magmula nung last year or perhaps 2 years ago pa, talagang naging usap-usapan itong universal healthcare. Ano nga ba ang universal healthcare? Kaya nga, no? Kasi ang alam natin dito, pangunahin, ay talagang alam ng lahat ng Pilipino, pinirmahan ni Pangulong Duterte, yung Universal Healthcare Act of 2019 noong Pebrero last year. February, no? Yes, yes. At ang Department of Health. Mago 1 year na. Yes, no? Uh-huh. So, mag-anniversary na pala. Mag-anniversary na yung tayo. Yung Universal Healthcare Law. At syempre, for every law, mayroong implementing rules and regulation. Na ito naman ay tinapos sa pangunguna ng Department of Health, no, at ng iba't ibang ahensya. Natapos ito, lumabas noong October, and finally, nagkaroon ng effect, no, noong November 2019. Marami tayong kinonsulta bago dating linabas yung final draft of the IRR. Yes, ba? tama, Dr. Gigi. Kasi inabanggit mo kanina, mga hospital owners, mga professionals, ano po, yes, maging mga employer na involved dito sa malawak na usapan na ito. Oo, kasi syempre lahat tayo kailangan malaman to na lahat tayo ay involved at lahat tayo ay kailangan tumulong-tulong sa pag-achieve nitong universal healthcare. Sinasabi, Doc G, na yung universal healthcare, yung pagdating nito noong last year, ano, ay isang napaka-importanting milestone. Pero yes, ano ba itong universal talaga healthcare? Universal healthcare na yan? Oo. Ano ba talaga siya? No? Marami yes, nagtatanong. Kasi ang sinasabi nila, ito ay batas. Yes. Pero hindi ano lang dapat, eh. Ano Ray, dapat hindi lang siya batas. Oo. Ano ba universal healthcare? No? Para madaling intindihin ang universal healthcare, ay ang universal healthcare ay isang model, isang system, no, na pag nandyan na yan, ay gusto natin, nandyan yung services, maa-access natin, so nasa access, ng lahat ng tao, no, hindi lang yung mga nakaka-afford, lahat ng tao, dapat maka-access ng medical services, outpatient or inpatient, Ray. Hindi okay, lang basta inpatient, so lahat. Outpatient, inpatient, maka-access ka ng quality services, no? At saka, hindi lang services, goods, devices, drugs and medicines. At saka, kung ikaw nga ay kunyari magpa-hospital services to, no? Ay hindi ka dapat namumulubi kung ikaw ay gagastos para dito. Uy, maganda yung huli niyong point, Doc. Yes. Tatanong yun, emphasize ko lang, Doc. Yes. Access, dapat. Quality services, devices, drugs and medicines, and affordability.
Actually, matagal, palagay ko matagal na itong pinangarap at pinagtrabahuhan ng maraming mga sektor sa lipunan, no? Department of Health, PhilHealth, ano po, yes, no? Yes, yes. So, in the last, 25 years or so, di ba? Of course, hindi lang po tayo nag-start kayo. It's really a journey towards achieving universal healthcare in the country. But, yung na-mention mo earlier, Ray, yung RA 112233, ito yung yes. Universal Healthcare Act. Uh-huh. Ito ay first time nagkaroon ng act, law dito sa Philippines na napaka- comprehensive ang reforms na gusto niyang i-implement sa health sector para ma-achieve ang universal healthcare. In other words, ito na, lahat ng legal cover ibibigay na namin sa inyo para ma-achieve lang natin as a country ang universal healthcare. Para ma-achieve natin yung sistema na gusto nating mangyari sa health sector. Binigyan na tayo ng comprehensive na law. Alam mo, maano tayo, we're one of the first to come out with a comprehensive law on achieving universal healthcare. I think, Doc, kung di ako nagkakamali, sinabi ito ng World Health Organization nga no, na talagang umanga sila sa Pilipinas. Yes. Dahil hindi pala madali, no? Tsaka kasi seryoso tayo mag-implement ng universal healthcare. Yes. Meron tayong law na on that, no? Yeah. So they well, it just shows that seryoso tayong ma-achieve ang universal healthcare na ito. Ano-ano ba itong components ng universal healthcare? Okay. Ray, i-explain natin sa kanila. Well, kanina sinabi na ni Doktora no, na yung UHC po, ito isang sistema na kumbaga nagbibigay ng access no yes. sa lahat ng Pilipino, lahat po kami, kayo, lahat tayong mga Pilipino ay binibigyan ng equitable access, mahalaga yan, access. To quality, de kalidad, affordable healthcare services na hindi po tayo kailangan na maghirap, hindi tayo kailangan magkaroon ng financial difficulty. Now, siguro umpisahan po natin dun, Doktora, dun sa equitable access. Equitable. Ano ba ibig sabihin ng equitable access? Oo. So, ano ba gusto natin ilagay dyan? Ano yung mga component o sub-component o mga parang criteria, requirement, no? Dun sa tinatawag na, dun muna tayo sa area ng equitable access. Equitable. Oh. Equitable ang ibig sabihin nun, dapat lahat ng tao ay makaka-access. So, kunyari, dun sa mga malalayong lugar na nasa bundok, no? Ang tawag po natin dyan ay geographically isolated and disadvantaged areas. No? Sila ang nangangailangan. Ikumpara mo naman dito sa Manila yan, maraming hospital, maraming clinic, madali ang access. Yes. Eh gusto natin equitable, pareho sila makaka-access. No? Actually, maganda yung sinabi ni Doc G kasi equitable access dahil nga lalo na dun sa mga areas no na malalayo, far between the areas. So ano ba sinabi ng law dapat natin gawin diyan? Oo. Equitable dapat no? Oo. So ano sabi? Di sabi one of the provisions of the law says that there should be grants given by Department of Health to form networks especially in GIDA areas. Ang sinabi rin, PhilHealth should come out with incentives so that health workers will be able to work in these disadvantaged and isolated areas. Ibig sabihin ay yung RA 11223 no ay nagbigay na ng legal cover, binigyan na tayo ng enabling design. Environment no? Enabling environment, tsaka yung design. Oo, at design at in one of which para mangyari yung equitable access is that kailangan yung mga providers hindi na hiwa-hiwalay. Maging network na sila. Network na rin sila, yes. Oo. Kasi nga naman, ano, dapat ay, kumbaga, para ma-leverage yung mga strengths, no? Yes. Ng iba-ibang mga providers yes. na ito. Pagkatulong-tulong sila, no? Oo. Alright, okay po. At, gusto rin, quality. Quality rin, sinabi natin, quality services. Access to quality services. Yes, So, ano bang quality? One, dapat comprehensive. Uh-oh. In other words, kung anong kailangan na services ay dapat nandun siya. At hindi lang inpatient services, kundi outpatient services. Yes. Kaya maglalabas ang PhilHealth, abangan nyo, ng isang magandang outpatient service para sa lahat ng Filipino. Ilalabas po namin yun. Actually, with the mention of comprehensive, Doc G, naalala ko yung banggit din sa document na sa law, na itong, kaya comprehensive kasi from promotive to preventive,
to curative, to rehabilitative, to rehabilitative and palliative, no? Yes. So, kaya sinabi pong comprehensive, no? Kasi lahat ng stages na yun ay dapat available, no? On an outpatient or outpatient. Paano natin masisigurado na yung services binibigay at saka yung drugs, yes, na binibigay ay quality? Yes. Oo, mm-hmm. So meron rin yan, may sinabi rin sa law dyan. Ano po yan? One would be accreditation. Okay. Third party, no? Titingnan nila kung yung mga providers na ito mm-hmm. ay talagang quality services ang binibigay. Mm-hmm. In other words, bago ka ma-accredit at pwede mag-serve mm-hmm. ng mga members ng PhilHealth, mm-hmm. which is everyone already, ay dapat ma-accredit ka muna para makita na talagang quality ang services mo. Okay, pero ito naririnig ko na, Doc, no? Yung tinatawag na HTA. HTA, isa pa rin yun. Health Technology Assessment. No? Yes. So, ano po ba ito? At ano ang role nito in ensuring yung maa-access nating serbisyo ay dekalidad? Dekalidad. Yeah. Ang HTA kasi, there will be a council that will be formed. Okay. And this will be managed or under the Department of Health. Mm-hmm. And but later on, matatransfer sila eh. Okay. Yes, after several years. No? But anyway, itong council na ito, ay sila ang magsasagawa ng mga researches, mga studies mm-hmm. doon sa i-offer or ibibigay na services or drugs and medicines mm-hmm. kung safe ba yan. Yes. Medical devices, pati yun, medical mm-hmm. devices, no? Bago natin isama doon sa benefits or program of PhilHealth, National Health Insurance Program. Titingnan muna kung safe siya at de kalidad so, ng HTA. So meaning proseso siya. Process, yes. Process that it's a council who will do all these processes. Okay, okay. Yes. Ibig sabihin po ay walang technology, walang gamot, walang device na may introduce, ano po? New device. Oh, new, no? Oh. Kasi yung mga nandiyan na ginagawa, okay na yun. Okay na yun. Okay. Oh. Okay, so maganda yun. Magandang balita yun kasi nga, kumbaga, lahat ng mga technology na yan, makakasigurado tayo na kapag yan ay lumabas na, no? At yan ay babayaran halimbawa ng insurance. Dungan yan ng HTA. Oo, so safe yan, de kalidad, no? So ligtas, yes, no? Yes. Meron pang binabanggit yung we will go into affordability. Mm-hmm. Kasi mahalaga din yun, no? Kasi baka nga, do, de kalidad, no? De kalidad. Pero nandiyan ang mahal nga, naman, no? Mahal naman, hindi naman natin ma-access to mga servisyong to. Ang UHC ba ay nilalayon din ba nito na pababae? Yes, yan ang isang malaking component of universal healthcare, mm-hmm. affordability, mm-hmm. and alam mo yung isa pa, predictability. Ano ibig sabihin nun? Predictability. Kung ikaw ay mapa-ospital, mm-hmm. di ba ang mahirap yun, ma-ospital ka at the end of the hospitalization, mm-hmm. biglang sabihin, oh, yung bill mo ay ganito, yes. 100,000. Uh-huh. Hindi mo alam, nabibigla ka. So, hindi siya gumaling, no? Hindi ka ready. Lalo siya nagkasakit. Lalo nagkasakit, no? Oo. Ang gusto po natin, na alam natin, how much will we pay? Mm-hmm. Predictable ang payments. At kung sana, kung hindi talaga nakaka-afford na tao, mag-avail ng services, eh, bayaran in somehow, no, by government or magkaroon ng scheme na hindi na siya magbabayad. Pala, kasi yung ibang tao, yung doon sa lalo na malalayong lugar at hindi, walang kakayanan magbayad, ay hindi na lang sila magpapa-ospital o magpapatingin kasi wala silang pambayad. No, hindi pwede yun. Kailangan lahat equitable. Palagay ko, Doc, marami nakarelate siya sa sinabi mo eh. Totoo, no, na kaya maraming mga Pinoy na kahit may nararamdaman na, hindi na lang magpapagamot. No? Totoo yan. Kasi worry nila from the start. Pera, walang pambayad. Oo. At unpredictable nga. No? Unpredictable. Okay. Hindi mo alam kung may kakayanan ka naman magbayad, pero hindi mo alam magkano. Mm-hmm. So, mas maganda, umpisa pa lang, magpapa-surgery ako ng appendectomy, mm-hmm. ay ito ang babayaran mo, 20,000. So, okay. Nakahanda ka na, kahit malaki, nakahanda ka na, hindi nalalampas dyan. Alam natin kung magkano yung iipunin natin, alam, no, for that procedure. Alam mo kung magkano iipunin mo, kung, so, ganun predictable. So, lahat yun ay nandun rin as a component in universal healthcare. Meron pang isa, when it comes to affordability, Doc, ay yun namang sa mga may option na, aside from PhilHealth, gusto ko rin mag-health insurance. Pwede rin yun. Oo, So, under this era, paano po
Dito pumasok din yan, no? Sa affordability. Yes, affordability. Oh. Yeah. Actually, doon sa law na yan, sinabi na yung mga benefits ng private health insurance at saka yung social health insurance, itong PhilHealth, HMOs, ay dapat nagko-complement. No? Para may effect yon sa affordability. Dapat nag-uusap-usap lahat at may mag-complement ang aming mga benefits. So, it's a benefit. So that's another component of universal healthcare. Okay, Doc. So, well, na-cover na natin, no? Yung equity. Yes. Na-cover na rin natin yung quality ng servisyo. Na-cover na rin natin yung affordability. Yung co-payment pa pala, Ray. Okay, yung co-payment. Oo, yun importante rin. Kung ma-hospital ka, meron silang mechanism doon that says, a provision in the law that says, kung wala kang kakayanan magbayad, dapat meron 10% of beds in the private hospitals, 70% in specialty hospitals, and 90% of government beds ay dapat basic ward accommodation. Bakit po? Bakit mahalaga yon na yung sa basic or ward type? Kasi kung basic ward accommodation, dapat walang co-payment. Okay. Oh, but the rest of the beds, aside from the percentage that I said, ay dapat meron mechanisms na lalabas ang PhilHealth na fixed co-payment. Ibig sabihin ay kung meron mang co-payment, no, mga kababayan, eh regulated, no? What naman, hindi regulated. Mag-contract tayo ng fixed, mag-usapan. Okay. Mag-uusap, hanggang dito lang. Yes, yes. Naalala yes, ko yung ating current Z benefit package na arrangement. Yes, diba? Meron na tayo ganyan, yes, Z benefit. Yes, so makikita nila, Ray, hindi ganun kadali mag-implement ng buong universal healthcare goals. Dahan-dahan po natin ilalagay itong lahat ng mga components na ito ng universal healthcare. Binigyan nga tayo ng 6 to 10 years. So sa dami nga naman ang kailangan mo nang ma-accomplish, magawa, no, to put in place. Ay talagang hindi nga ito mangyayari ng one overnight. Not even 1 month, not even 1 year. Well, maganda. Pero, doon naman affordable drug. Yun na lang siguro. Okay. Naputol yata tayo, but we're back. Yes. And we were talking about, Ray, yung affordable drugs and medicines. Kasi yun, actually, kung aaralin mo yung gastusin ng Pilipino, yun ang pinakamalaking gastos, drugs and medicines. Yes. O, sa mga pag-aaral. Pero under the universal healthcare law, meron tayong ilalagay na mechanisms or components to address that issue. Yes. Like, halimbawa, isa sa mga dapat na matiyak na meron nito ay yung price reference index, no? Price reference index. Tapos yung dapat mas lalong available more than ever generic drugs, no? Yes, generic drugs. Quality generic. Quality generics, generics drugs. Pagkatapos ay yung kung meron mang markup, dapat fixed po yung fixed mga markups. Fixed markups. Pag-uusapan naman lahat yun. Ilalagay yung place yun. At saka yung price negotiation board. An independent price negotiation board. Okay. Para dun sa i-procure mga government hospitals. So parang, ano ba ito, Doc? Parang centralized it's, na to? No naman. Well, ipag-uusapan lahat ng details na yan. No? Basta yung pinaka-importante ay affordable ang drugs and medicines available sa inyong lahat, sa atin lahat, no, na may drugs and medicines. So, so napansin ninyo, hindi pala talaga agad-agad, no, na marirealize natin ito. So again, the journey continues. The journey, it is a journey towards achieving universal healthcare. Sinasabi ko lang yung mga ibang bansa, mga 30 years yan bago na-achieve yung full coverage, full universal healthcare. Yes. Sa Thailand, 10 years. So we're on our first of implementation. But we're getting there, we're getting there. Pero binabanggit kayo kanina, in fact, yun yung talagang binabanggit sa batas, 6 to 10 years, ano? Because of the different components na kailangan ilagay. So dapat maintindihan natin yun, mga kababayan, no? Pero ang PhilHealth naman ninyo, nandito, ang Department of Health at iba-ibang ahensya, nagtutulong-tulong po tayong lahat, no? Kasi the sooner na ma-accomplish natin yung mga sub-components na na-discuss natin, to address equity issues, affordability issues, quality issues, ano po. Then, the sooner we put that in place. Yes, baka nga kung talagang lahat kayo tutulong na dito, baka hindi na
baka hindi na 10 years yan, Doc. No? Diba? Yes, kaya dapat importante talaga. Pag-usapan natin yung mga membership categories naman, no? Yes. Dati kasi ang dami natin membership categories. Senior citizens, lifetime, indigents, employed. Ngayon, dalawa na lang. Yeah, dalawa. Para hindi na magulo. Dalawang broad categories, no? Yes. One, yung direct contributors, and second, yung indirect contributors. Yun lang po, dalawa lang talaga. Dalawa, oo. At kung may kakayanan magbayad, yung description niya, kung may kakayanan magbayad, magbayad tayo, mag-contribute tayo sa fund para ma-improve natin yung benefits. At ito yung direct contributors. Mga sino-sino po ba, para maka-relate lang yung mga kababayan natin, sino ako ba, direct o indirect? Ang direct contributors, ito yung mga employed, no? Yung government, private sector employed, yung may employer-employee relationships. No? Okay. So, kasama rin dyan yung mga casual, contractual, yung mga kasambahay, direct contributors rin yan. Family drivers, yung sea-based OFWs, yes. At saka even the land-based OFW. Mm-hmm. So, yung mga individually paying dati, no? Yung mga negosyante, yung mga professional practitioners. Mm-hmm. So, ito ang may kakayanan magbayad. So, sila ang members ng direct contributors. Actually, that's the key, no? May kakayanan magbayad yes. naman. Okay. Sorry. So, sa indirect naman, ay, meron din tayong tinatawag na indirect contributors. Sila naman po yung, broadly, walang kakayahan po magbayad. At ang kanilang premium contribution ay hindi naman po libre kasi binabayaran naman nila. Lahat nagbabayad? Oo. Ano na kung sino ang magbabayad? Tama. So hindi po totoo yung sinasabi ng iba na libre yung iba, no? Hindi, no? Because lahat ng contributions, mapa-direct o mag-indirect contributor, binabayaran po ang premium contribution. Kasi kung hindi, Doc Gigi, anong mangyayari anong sa program? Anong gagawin natin, no? Yeah. Para magbayad ng mga benefits? So, sample lang ng mga indirect contributors po. Halimbawa, yun pong mga kababayan natin na nasa listahanan ng DSWD, no po? Sa dati, ang tawag sa kanila, Indigent Program Members. Yung pong mga beneficiaries ng 4Ps, no? At saka yung Modified Cash, Conditional Cash Transfer, ay sila po automatic indirect contributors. Yung nabanggit kanina, Doc Gigi, senior citizens. Sila kasi may mga special laws. Yes, so, meron rin mga special laws, yung senior citizens, mm-hmm. yung persons with disabilities, di ba? So, lahat ng 21 rin pataas na walang kakayanan magbayad, doon sila sa indirect members. At kung dati po kayo na na-enroll through our point of service program, o kaya na-enroll kayo as a sponsored member ni Mayor halimbawa, no? Eh kayo po kabilang dito sa indirect contributor. Yes, so yun ang ano. O may tanong tayo, Ray. Stephanie L. Suklan, ang tanong po nila kung 1 year non-active na po ang PhilHealth namin in case makaka-avail po ba kami ng UHC membership? Well, membership at saka eligible, dalawang klase, dalawa yung tanong mo eh. Yes. Membership, lahat ng tao ay automatic member na ng PhilHealth. Lahat ng Pinoy, lahat ng Filipino. So, membership, member na kayo. Oh. Yung eligibility naman, pag magkaroon kayo ng pagkakataon na dapat mag-avail, no? So that's eligibility. Hinihiwalay po natin actually yung eligibility dun sa collections, ng premiums. Lahat ay eligible na rin. With or without premiums whether updated or not, eligible, but they have to pay. Yes. Because part of the law naman also puts in some penalty for late payments. So mas magandang magbayad na para walang penalty for late payments. Kaya hindi nahihinto po yung campaign natin na talagang dapat regularly nagko-contribute po tayo sa programa. Yes. Kasi pag hindi rin naman tayo nag-contribute kasi iniisip natin, ay kahit naman hindi ako updated sa premium ko, makakagamit naman ako. Pero hindi po yun yung case eh. Makakagamit nga po kayo ng benefit. Pero syempre, yung pananagutan natin, nananatiling pananagutan pa rin. Yes, ang hindi course. Lang maganda, Doc G, yun nga, subject na sa interest, no? Penalty may interest. Okay. So, meron pang itanong din dito, Doc G,
parang nabanggit na ito kanina eh. Covered din ba ng UHC ang mga persons with disabilities? Oh, sinabi natin, they're also covered by a special law. Mm-hmm. No? Hinihintay lang natin lumabas ang implementing rules. But they are automatic members. But even without that, lahat ng Filipino is automatic member. So, automatic members. Yes, oo. Ang naging issue na lang dito is that kung sino ang magbabayad ng premium. No? Okay. Okay. Sige. So, pag-avail ng PhilHealth benefits, kailangan pa bang accredited ang ospital at doktor? Kung hindi accredited, hindi rin magagamit ang benepisyo. Well, dapat accredited talaga. Di ba sinabi natin earlier, gusto natin quality ang services na binibigay. Mm. Kaya dapat accredited ang mga hospital na pupuntahan nila. Mm. So, yun. Well, if there is an emergency and you have to go to a hospital that is not accredited, we can still pay that. So, basta it's in an emergency. So, nasa claim naman yun sa atin eh, malalagay yun. I think it's an existing policy of PhilHealth, provided lamang na syempre, sana man lang that DOH licensed. Oh, of course, they cannot operate kung wala silang license. Dahil kung kahit lisensya ng DOH wala, ay talagang wala na, hindi na kayo may pagtatanggol ng gobyerno pagdating doon. So, meron pang tanong dito, Doc, paano ang paggamit ng PhilHealth benefit kung may HMO? Napag-usapan natin ito kanina. Maari pa rin bang magamit ng PhilHealth ng hiwalay sa HMO? Yes, actually, alam nyo kung titingnan nyo yung mga HMO contracts ninyo, dapat PhilHealth member kayo. Because PhilHealth pays for the first peso. Ibig sabihin, kung may bill kayo, yung unang magbabayad ang PhilHealth, may case rate kami, no? Kunyari bill nyo 20,000, 10,000 yung case rate ng PhilHealth. So, babayaran mo na 10,000, the rest of the bill, babayaran niya ng private HMO ninyo. Mm-hmm. Kaya, ang sinasabi ng HMO is, yung inyong premiums ay depending whether you are a PhilHealth member or not. Mm-hmm. Because kung hindi kayo PhilHealth member, they will have to pay for the whole hospital bill, mas mataas yung premiums na ganyan. So, pwede, nagko-complement naman tayo with the HMOs. Actually, ang maganda nga ngayon, as mas mararationalize po itong complementation na ito ng PhilHealth at ng mga HMOs. Madadagdagan na ba ang yung 90, ito kasi clamor pa rin among dialysis patients. Yes, ano, I know. Kasi, di ba, from 45, nagkaroon na ng policy, pwede silang ma-entitled. Pwede pa magamit yung 45 days nung dependent or vice versa. Para maging 90 days. Now, ang tanong po, madadagdagan pa rin ba itong 90 days? Well, pinag-aaralan po natin yon. Alam po natin yung need talaga ng mga ating dialysis patients dyan na kababayan. Bakit raw? Okay. Nagbabalik ulit tayo, no? Talagang na technology, hindi natin maiwasan, no? Pero, well, nagpapasalamat pa rin kami dahil nandyan pa rin kayo, no po? Kaya, sana po ay nakatulong kami yung aming discussion ngayong araw na ito para maging malinaw po yung mga tanong na marami nating kababayan tungkol sa universal healthcare. At in summary, gusto nating sabihin na ang universal healthcare, ito ay isang sistema, no? Isang sistema ng kalusugan, no? Yes, it's a model of a health system that we are trying to achieve as a country. And sa ating context, no, Doc G, no? What we are ma-achieve natin itong sistema na ito, yung modelo na ito, if mag-guarantee natin na ma-put in place lahat ng mga subcomponents, no, na under equity issues, no? Affordability quality. Issue, yes. Quality, no? So, lahat ng yan ay magtutulong-tulong para ma-achieve natin yung gusto nating sistema para sa ating health sector, no, dito sa bansa. Yes. So, hinihikayat po namin kayong lahat na magparehistro na kayo sa PhilHealth. Kung hindi kayo registered before, pa-register na kayo kasi automatic member na kayo eh. No? And then, bayad tayo ng ating mga premiums. Ngayon, kung registered naman kayo, ay mag-update kayo ng inyong records. Baka bagong kasal, may bagong anak, then i-update ninyo. And speaking of updating, meron na ho kaming bagong PhilHealth member registration form na gagamitin po ng lahat ng Pilipino when it comes to updating our records. Yes. In fact, ang panawagan natin para sa lahat nga ng Pilipino, eh, no?
na mag-update tayo, no, para yung atin pong profile, no, sa PhilHealth ay ma-update yan, hindi magkakaroon ng problema when it comes to benefit availment. So, may bago na kaming PMRF, maaari nyo pong i-download dyan sa www.philhealth.gov.ph. Okay, at meron kaming gusto nyo yan. Ang pansamantala po ay naka-disable ang PhilHealth Electronic Registration Facility sa aming website. Kasi syempre gusto natin i-improve ang registration na to in the light of the new PMRF. So naka-disable po muna ito temporarily, but pag naayos namin yun, maa-up ulit yan. Oh. At gusto ko rin sabihin, Ray, na magiging, although meron tayo action center that you can, kasi after this, pwede ka rin magtanong pa rin, yes, no? Yes. Isasagot sa inyo, but maybe the earliest Friday or next week, PhilHealth will be reachable 24/7 na. Wow, ibig sabihin, anytime of the day, ha? Anytime of the day, pwede na kayong tumawag, may sasagot sa inyo. Well, later siguro is next week. Mm-hmm. So, abangan nyo po yung announcement namin. Okay, so yung aming action center will go full 24/7 na po yan. Yes, our paalala rin namin ito ay napaka-importante po ito in the light of our recent public health emergency of the coronavirus, now called COVID-2019, ay kailangan po tulungan natin ang Department of Health na hindi kumalat ito sa lahat ng Filipino. No? That's what the Department of Health is trying to stop the spread of this coronavirus to the 109 million Filipinos dito sa bansa. Yes. Napakahirap po niyan. Kaya importante sumunod tayo sa sinasabi nila para umiwas tayo sa spread. No? One is dapat malakas ang resistensya mo. Yes. Exercise, good nutrition, vitamin C. Alam niyo, calamansi, guavas, mataas yan sa vitamin C. At ang sabi pa nga ay kumain ng gulay at prutas. Ha? Dahil yun, mayaman para sa vitamin C. Para kung dumapo man lang sa kanila, ay wala, maggagaling sila. Yes. Yes. Actually, so, kailangan malakas resistensya. At ito, paulit-ulit po, sinasabi, ugaliin po natin, maghugas po tayo ng ating mga kamay. Preferably, gamit po ang sabon at tubig o kaya magpahid po ng alcohol-based sanitizer. Yes, para kung may mahawakan sila sa droplet infection, ay hindi na kumalat yon. Kaya hugas po tayo ng kamay. At mag-importante rin ay kung mag-aching o uubo kayo, dapat po nakatakip ang inyong ilong at bibig. Yes. Para hindi kumalat ang sinasabi ng droplet infection. Oh, 'yung sinasabi nila ng coughing. Kasi pag umubo pag mag-sneeze kayo or mag-ubo kayo, kung may droplet 'yan, kakalat 'yan up to 6 feet away. Yes. No, kung infected ka, ikakalat 'yan sa lahat ng mga taong maano siya. So, we have to stop the spread of this infection. Tulong-tulong po tayo dito. At umiwas na kayo sa matataong lugar po muna para maiwasan ang pag-spread nitong virus na to. And if ever you have to go to a crowded place naman, mag-mask na lang kayo. Surgical mask, pwede na yun. Okay, yes. Yung N95 kasi ang sabi ng Department of Health ay para sa ating health workers para hindi sila maubusan. So, surgical mask. Okay, so sana nakatulong po yung mga tips na yan. No? Makatulong tayo sa mga kinauukulan para masugpo natin at talagang hindi hindi kumalat. Napaka-importante, hindi yan kakalat talaga. Itong coronavirus na 2019 dito sa ating bansa. Now, para po sa inyong iba pang katanungan ay maaari po kayong tumawag sa atin pong action center sa 8441-7442 na sabi nga ni Doc Gigi ay malapit nang maging full 24/7. At syempre, maaari rin po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. May Twitter rin tayo at Team PhilHealth, website www.philhealth.gov.ph. So makakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangan medikal. Dahil sa PhilHealth, kalusugan mo, sigurado. Bye!